So yan, at this point, time to load up on lots of inspiration dahil kikilalanin natin ang young athletes na nagwagi ng kanilang kauna-unahang ginto sa ice hockey, ang Philippine Ice Hockey Team. Hockey is a team sport. You need to be able to play as a team and not as an individual. Isa sa mga umuusbong na koponan sa larangan ng ice hockey ay ang mga young athletes ng Philippine Ice Hockey Team. Started in January last year, 2015, with tryouts open to all players of all ages playing here in Manila. There was four criteria in order to play for Team Filipinas. First was your overall skill. Second, your coachability and adaptability and hard work and commitment. And of course, the fourth important one was team spirit. At dahil sa murang gulang pa lamang ang ating mga bidang ice sprinters, ang mga nangangasiwa sa kanila ay nakatutok upang sabay na mag-excel ang mga bata sa pag-aaral at sa sport na kanilang kinahihiligan. Mas focus sila, obedient sila sa mga coaches nila. Most of them would put value on studies kasi inaano namin dito, you cannot play kung hindi maganda grades mo. They prioritize their studies. But right after school, they come here to practice. Of course, with the parents, salamat din na hindi rin biro yung what the parents go through. Atid yung bata, magtyaga na maghintay dito for the training. And all, of course, the expenses. They have a bright future. No, wala lang bibitaw. Pagkatapos ng ilang buwang matinding pagsasanay, sumabak sa international competition ng koponan at umani ng kauna-unahang runner-up trophy sa Hong Kong 5 tournament na sinundan ng gold sa invitational event sa Malaysia. Actually, down na sila noon eh. They lost the first three games. We were just telling them na it's not over until it's over. We're going into the semifinals na sila yung fourth seed. Ang nangyari noon, nanalo tayo against Indonesia. So nabuhay yung mga bata, their hopes were up again. So naging motivated na naman sila. And then on the game ng finals against Singapore, medyo intense yung game. Imagine going into the fourth tayo and then they really work their way up para makuha yung gold. And this is the first gold ng Philippine team under the federation. Super saya dahil first time ko malanasan na manalo as Team Pilipinas. Sinabi ko sa kanila na yung mga iba dito, last year na namin sa age division. Kaya sabi ko na kahit manalo matalo, okay Rendell experience. Sa tindi ng hangaring mabigyan ang karangalan ng bansa sa mundo ng ice hockey, ay patuloy sa pag-angat ang Philippine team sa tugatog ng tagumpay. Team improved a lot ever since we started, which I'm very proud of and very happy about. The kids have shown their commitment that they love the game, they want to improve. We're always learning, we always want to be better than when we are. Okay guys, 2 thumbs up for you. And with that inspiring story, siguradong marami pang mga teams ang nagnanasa din to make it big in sports na mas magiging determinado to reach their goals. For the meantime, we will now pause for a short break. Sa aming pagbabalik, kikilalanin naman natin ang isa sa mga atletang nagdala ng karangalan sa ating bansa sa larangan ng martial arts. Kaya hold on to your seats, Sports 37, we'll be right back.